So, yun, what's up mga kalabuntat, and welcome back sa ating channel. Ngayon ay tuturuan ko kayo gumawa niyan. Ang tawag dito ay T-Nut for fishing. Yan siya mga kalabuntat, itetest muna natin kung gaano siya kaganda. Yan, kahit anong galaw ng isda, hindi siya magbubuhol-buhol, kaya no tangled diary ito mga kalabuntat. Napakadali lang itong gawin. At ituturo ko sa inyo step by step. So, ayan siya mga kalabuntat. Bale dito, tinetest ko muna siya kung okay ba nagawa ko. Ayan siya. So, let's start mga kalabuntat. Tutok lang ha. Tap, sisimulan natin ang paggawa ng T-Nut. Ang gagamitin kong nylon ay 6.0. So ayan, kuha lang tayo ng konting nylon. Depende na yan sa inyo mga kalabuntap kung anong sukat ang gagamitin nyo. Gupitin lang natin siya. Then ayan, pag nakakuha na tayo ng kapirasong nylon, hahanapin lang natin yung magkabilang dulo para makuha natin yung tamang sukat sa gitna. Alright. So, ayan siya. Hanapin lang natin yung magkabilang dulo. Then, kukunin natin yung gitna. Gawa lang tayo ng maliit na bilog. Ayan siya. Bali, ang sukat na gagamitin ko ay siguro mga 1 inches lang. Pwede na. Ayan. Diyan natin ilalagay mamaya ang ating swivel. So ayan, paikutin lang natin, gawa tayo ng loop. Bali, ginawa ko dito ay 6 na rounds or 6 na ikot. Depende na yan sa inyo mga kalabuntap kung ilan ang gusto nyong ikot. So ayan. Ayan, 6 lang, pwede na. Then, hihilahin lang natin yung magkabilang dulo. Natin yung magkabilang dulo niya para mag-lock siya mga kalabuntap. Pwede nyo siyang lagyan ng tubig or oil para medyo suwabe ang paghila natin para medyo madulas. Yan. So ayan yung first step natin o first move natin. Ganyan dapat ang kakalabasan niya mga kalabuntap. Then second, gagawa ulit tayo ng loop. Yan, kukunin natin yung magkabilang dulo niya. Then pupunta tayo sa gitna. Gawa tayo ng loop ulit mga kalabuntap. Bali dito sa loop na to, ang ginawa ko ay 6 rounds or 8 ikot. Ang pinaka-technic dito mga kalabuntap, ipasok nyo sa gitna yung daliri nyo, yung sa maliit na butas na yan, para hindi siya kumawala or pumalag. Alright. So, ayan. Pag nakuha nyo na yung gitna, ipapasok nyo ngayon yung ginawa nyong unang loop. Okay? So, ayan siya. Kunin yung butas sa gitna at ipapasok yung unang ginawang loop. Alright? Medyo tricky lang ito mga kalabuntap. Pero masasanay din kayo. Practice lang. Ayan, papasok lang natin siya dyan. So ayan mga kalabuntap, pag nakapasok na siya, hihilahin naman natin ang magkabilang dulo ulit. Ayan, hihilahin lang natin siya ng dahan-dahan. Kailangan sabay ang paghila mga kalabuntap. Tsaka iiwasan natin na magkaroon siya ng gap sa gitna. Ayan, sa gitna. Kailangan magkadikit-dikit yan. Kasi hindi maganda ang kakalabasan pag meron siyang gap sa gitna. So, dahan-dahan lang. Pwede nyo sa lagyan ng tubig or oil para dumulas ang paghila nyo. So, ayan. Kailangan maigpit na maigpit.
So ayan na siya kalabuntap. Ayan na yung letter T nut natin. Or T nut kung tawagin. Ayan. Makapansin nyo, maganda yung pagkakagawa natin. Nagkahiwalay sila. Diyan nyo matetest kung okay yung nagawa nyo pag hindi nagdidikit-dikit ang inyong line or nylon. So ayan siya. Susunod natin gagawin ay lalagyan naman natin siya ng hook sa magkabilang dulo. So ayan, pwede na natin siya lagyan ng hook. Okay, bali yung hook na gagamitin ko dito ay number 3. Ayan siya, bali dalawang hook ang kailangan natin sa tutorial na to or sa T-nut na ito. Dandan lang tayo sa mga hook natin mga kalabuntap kasi nakakatusok. So ayan. So sa mga hindi marunong pang magtali ng hook ay meron po akong tutorial nung una. Pero ituturo ko na rin dito para makita nyo. So ipapasok lang natin yung nylon sa butas. Yan, ganyan ang pagpasok mga kalabuntap. Then gagawa ulit tayo ng maliit na loop or maliit na butas. Ayan, binuksan ko ng ilaw para mas maliwanag. So ayan siya, gawa lang tayo ng maliit na loop. Yan. Then papaikutin natin yan dyan sa mismong hook. Kita niya mga kalabuntap, ganyan lang. Relax lang tayo. Super easy. So ang ginamit ko na naman ay 6 na beses. O ang ginawa ko ay 6 na beses na ikot. Then ipapasok natin siya dyan sa maliit na loop na yan. Yan. At syempre sabay nating ihilahin para mag-lock ulit sa gitna. Yun. Kailangan ikpitan natin. Pwede tayong gumamit ng long nose dito para medyo safe ang ating paghihigpit. Kuha lang ako ng long nose mga kalabuntak ha. So ayan. Ganyan na ganyan lang siya. Gagamit tayo ng long nose para maikpitan. O kung wala kayong long nose, pwede nyo namang kagatin, pero iba yung pag-iingat lamang. So ayan, higpitan lang natin. And pag mahigpit na, putulin lang natin yung excess niya o yung sobrang nylon. Pwede rin tayong gumamit ng lighter dito para mas maganda ang putol. So ayan, putulin lang natin ang excess. So ayan siya. Ang susunod natin lalagyan ay kabilang dulo naman. Yan. The same process lang mga kalabuntap. Kabilaan. Ganon din ang gagawin yung pag-ikot at pagtali sa ating hook. So ayan, ipapasok lang natin ang ating hook. Mas madaling gamitin mga kalabuntap itong merong butas na hook or eyed. Tawagin ay eyed hook. So ayan mga kalabuntap. Paano nga ulit? Gagawa ng loop. Yan. At saka natin para paikutin sa hook. Yan. Mga 6 lang mga kalabuntap. Pwede na. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, pwede na siya mga kalabuntap. And ipasok lang natin sa ginawa nating loop. So ayan siya mga kalabuntap. Hilahin natin ang magkabilang dulo para mag-lock siya ng maayos. Yan, gamit tayo ng long nose para sikipan ang ating ginawang knot.
Ayan siya. Siyempre, paputulin natin ang kanyang excess. So, ayan mga kalabuntap, meron na tayong hook. Dalawang hook sa magkabila. Lalagyan naman natin siya ng swivel. Ayan siya. Bali, ang gagamitin kong swivel ay meron siyang snapper para mabilis lang natin siyang mapalitan pag gusto natin. Ayan, para easy release lang mga kalabuntap. Swivel with hook, ay swivel with snapper or quick release snapper. Yan, papasok lang natin siya dyan. At iikot. Pasok ulit sa butas at higpitan. Yan. So, ganyan na siya mga kalabuntap. Napakaganda ng pagkakagawa natin. Siguradong walang buhol. Safe na safe yan sa ilalim ng dagat or ilalim ng river. So, ayan na siya. Siyempre, titry natin kung okay bang nagawa natin. Aalog-alogin natin ito mga kalabuntap. Kung hindi ba talaga siya magbubuhol-buhol. So, ayan. Matibay na siya. Pwede na nating i-testing. So, ayan, bali ganito magiging itsura niya sa ilalim ng tubig mga kalabuntap. Oh. Ganyan na ganyan siya. Magkahiwalay. Iwas tangled. So, ayan, te-testing natin. Alug-alugin natin to. Alright. So, ayan siya. Check nyo mga kalabuntap. Dapat ganyan ang magawa nyo. Ayan. So, testing natin. Oo, diba? Kahit gaano kagalaw ang isda, siguradong hindi magbubuhol-buhol ang inyong pamingwit. So, ayan na siya kalabuntap. Naway nakatulong sa inyo ang video na to. Sana'y marami kayong mahuling isda. Yan. Don't forget to subscribe our channel mga kalabuntap. Paki-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa video natin. Maraming salamat. God bless and laban lang!